ito, syempre, kayo ngayon ni Marco ay 10 years ng married, di ba? Almost 10 years. Almost 10. And syempre, papunta, syempre, pa road to 11 years na rin kayo. Nung ano ba yun? Pag after 10, 11 na. I think, wait. Wow, nag-isip ko na. Wait lang. Hindi, pero... Sorry, hindi ako magaling sa mate. So, baka nga 11 na yung susunod. 11 after 10. Pero kung pa 11 years o kung ilang years pa, ito daw, travel nyo sa Hong Kong. Medyo nasente raw kayong dalawa. Oo, bakit nag-drama ba? Kami. Nag-drama talaga kami. Paano? Kasi nung first time kaming pumunta ni Marco sa Hong Kong together, 10 years ago, hindi pa kami nga mag-asawa eh. Tapos, syempre kaming dalawa lang, ganyan. Tapos pagbalik namin sa Hong Kong, naalala namin, di ba nang pumunta tayo dito, tayong dalawa lang. Tapos ngayon, dalawa na yung bit-bit naming bata, ganyan. Tapos parang nakita lang talaga namin yung blessing ni Lord dun sa, niyak, sa pagsasama namin for 10 years na ang dami na pala namin nalagpasan. And ngayon, meron pa kaming 2 na blessing na kasama. Naisip nyo ba na tatagal kayo ng ganito? Napag-usapan nyo ba yun at tinan mo nga naman? Hindi. Actually, nung time na yun, actually, nung nandun nga kami 10 years ago, may mga pag-aaway pa. Alam mo yun, mag-jowa, away-away, ganyan. So, hindi ko na-imagine ever yung ganun na ginawa ni Lord sa buhay namin dalawa. Yeah. Speaking of 10 years yung pagsasama, meron pa rin ba kayong mga hindi pagkakaintindihan? O parang isa daw dyan yung pagdidisiplina nyo sa mga anak nyo or kay Noah in particular? Mm-hmm. Siyempre, sa tingin ko hindi mauubos yung hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa. And yes, totoo yun yung pagdidisiplin kay Noah kasi si Noah kumukulit na, 7 years old na siya. May time talaga na pag pinapagalitan niya si Noah na alam ko naman na pwede mo munang palagpasin or wag mong gawin kasi nandun yung isa, yung malinggit. Ganyan. So, hindi ko naman siya makontra kasi ayoko siyang kontrahin sa harap ng mga bata. So, pagdidilatan ko na lang ng mata. Minsan sabi niya pa, o ba't kanya ka mag-react? Sabi ko, kaya nga dumilat lang ako eh kasi parang hindi nila mapansin. Tapos gaganan pa. So, may mga ganun talaga. So, after nun kami nag-uusap talaga. We try talaga na pag-usapan na hindi nalalaman ng mga bata, na hindi kami kampe, parang ganon. So, napapag-usapan nyo na pag galit yung isa, hindi dapat maging mabait yung isa? Oo, hindi pwede. Kailangan kapag alam nila talaga ng mga bata na kung no si mommy, no din si daddy. Mm-hmm. Ayan. Eh, ngayong nandiyan na si Tobin at si iba na rin ang needs ni Noah. So, may agreement ba kayong mag-asawa kung paano talaga magdidisiplina or sa pag-aalaga ng mga bata? Actually, hindi namin siya parang napag-usapan ng formal, pero parang naging way na lang namin, siguro dahil hindi ako magaling sa math, ayan, yung asawa ko masipag magturo kay Noah. So pagdating sa mga homework, kapag may mga exam si Noah, talagang tutok na talaga yan si Marco na siya yung mag-aano sa anak niya, ganyan. And dahil nga si Tobin maliit pa, tas laging sa akin naka-ano, so meron kaming hati kami, sa akin si Tobias, sa kanya naman si Noah. So, ganun. Tapos, ganun mabait din yung asawa ko pag alam niyang puyat ako. Ang gagawin niya, ilalabas niya yung isa, yung maliit, habang nasa school si Noah, para makarest muna ako. Pero meron pa rin kayong bonding ni Noah? Oo. Okay. Halimbawa, wala. Kasi MWF ako eh. So, pag Tuesday, Thursdays, meron siyang advanced math. So, ang gagawin ko, ako susundo sa kanya sa school. Tapos, after nun, lalabas muna kami, coffee kami, or mag-milk tea, ganyan. So, meron pa rin talaga kaming date na kaming dalawa lang. Bongga. Pero ito, Ma'am Shilara, sa 10 years nyo na magkasama ni Marco, ikaw ba, para sa'yo, ano ang mas dapat i-prioritize pa rin? Ang anak o ang asawa? 10 years man, 1 year man kayong mag-asawa, ang natutunan ko at ang alam ko talaga is number 1 talaga is asawa. Never mong pa-prioritize your child, your children, over your spouse. Kailangan talaga number 1 yun. Para sa iyo bakit? O kasi iba parang iba sa pandinig nila eh, no? Kasi kailangan na malaman ng mga bata na united kayo, na kayo talaga kasi darating ang time katulad ng ginawa natin sa magulang natin, iiwan natin sila, magkakaroon tayo ng sarili nating pamilya at kapag dumating yung time na yon, tapos hindi na kayo okay ng asawa mo dahil inuna mo palagi yung mga anak mo, 'di ba? Wala na. So talagang number 1 talaga is kayong mag-asawa bago yung mga bata. Okay. So, I think depende, no, sa sitwasyon. Or siguro kapag minahal nyo yung isa't isa ng sobra-sobra at alam nyo na nandun kayo para sa isa't isa, mas maaalagaan nyo din yung mga anak nyo ng mas maayos. At pag nakita ng mga anak nyo yun,
lalaki din sila ng maayos. Tama. Yan ako. Sa ating mga momshi, gaya ni Momshi Lara, una lagi ang family. Makakasama pa namin ikaw later, Momshi Lara. Sa ating pagbabalik, makakwentuhan naman natin ang isang soon-to-be popshi at magsisimula na kanyang sariling family. JC Santos, dito lang yan sa Magandang Buhay!